Okay, Miss Kalad Karen. Yes, nandito pa rin tayo sa UP Dilema. Yes, pag ganito nakakabalik ka sa iyong universidad, oh, ano ba yung pinaka-namimiss mo? Alam mo, actually, my old self. Mm-hmm. Oo, yung bang estudyante ka pala. Dati nung estudyante ka, ano bang suot mo? Gusto kong alaman. Kasi ngayon... Ay, Diyos ko, Lord. Pang ANC ka eh. Oo, pang ANC. Dati ano lang ako, para kung tambay. Okay, ano yung sura nun? Hindi, ano, kasi, you know, in UP, you can wear anything you want. Uh-oh. So, minsan naka-short shorts, minsan naka... leggings, at kung ano-ano pa, off-shoulder, gano'n. So, I really miss my old self. T-shirt, and, jeans, uh-oh, rubber shoes. Mga gano'n. May picture ka dyan? May picture ako. Ipa-flash namin. Ito na. Grabe! Kamukha mo si Ted Pailon dun, ha? Walang yaka talaga. Joke lang. And then, aside from my old self, I also miss my friends. Okay. Kasi diba sabi nila, yung mga kaibigan mo ng college, yan na yung magiging kaibigan mo. Most probably for the rest of your life. At sila pa rin ang kaibigan ko ngayon. Usually, mga batchmates ko dito. Saan ba kayo nag-hangout ng mga kaibigan mo? Ayun, doon sa UP Mascom, minsan dito sa AS Steps, minsan dyan sa Isawan, ni Mang Larry. Oo, oh, so, Rodix, meron din doon. Correct. Daming shopping pwede. Center, kaso wala na siya ngayon. Okay. Pero, alam niyo ba, mga kapamilya, kung hindi niyo po naitatanong, itong kasama natin ngayon, eh... magna cum laude sa kursong broadcast communication. So, how to be you po? Alam mo, chamba lang eh. At saka dasal lang. Dasal lang. Chamba at dasal. Oh. Lahat naman kami ginawa yun eh. Never naman kami naging magna cum laude. Hard work din. Hard work. Okay. Hard work po yan, mga kapamilya. Yan ang susi sa inyong tagumpay. Pag sinasabing magna cum laude ka... Hindi ko nga masyadong sinasabi kasi nahihiya ako. Hindi kami dito sa UTOWN, proud na proud kami sa'yo. Thank you, Lodi ka namin kapamilya. Pagdating sa aspetong yun. Siyempre, from humble beginnings, nag-viral yung video mo and now, you are everywhere. Ano ba ang pakiramdam ng isang Miss Kalad Karen Davila? Alam mo, masaya kasi hindi ko naman plinano lahat. Dumating lang siya. Kaya ang daming sinasabi sa akin ng mga friends ko na it's written, it's destined for you. Kung destined yun para sa'yo, kailangan mo lang pangalagaan for longevity. At syempre, kailangan mo mahalin ang trabaho mo para mahalin ka rin pabalik. Diba? Tama yan. Mahal na mahal ka namin dito sa UTOWN. Ay, baka naman! Susunod, pag may bangkong puhunan kami. Oo. Okay. Pag wala si Robbie. Pero alam mo, baka kunan mo pa akong trabaho eh. Doon ka muna, doon ka muna. Hindi, joke lang. Alam mo, hindi lang ikaw ang nostalgic pagtapak mo dito sa campus ah. Mm. Dahil yung isa sa mga lodis natin sa mundo ng showbiz, eh, nag-stroll down memory lane din. Aba, ito, saktong-sakto. Tama. Miss Eugene Domingo relives her student life as she proudly shouts, UP, represent! Represent. Magaling yan. Ganoon nga, represent. Represent. Baliktad. Yo, uy! Kilala rin ang University of the Philippines sa paghulma ng mga dekalibreng artists ng iba't ibang larangan. Paano mo nakilala yung demonyo yun? Pinakilala mo ba sa demonyo yun? At isa sa mga produkto ng UP Dilaman, ang multi-awarded film and theater actress. Gali mo! Dinalang mo ako ng te! Ako rin pala maglalabas ng pera! Gusto mo na ako na nagpabili! Comedian. I'm just a girl floating in front of a boy asking him to love her. At TV host na si Eugene Domingo. Bata pa lamang si Eugene nang magsimula ang kanyang pangarap na mag-aral sa UP. High school pa lang ako, I was exposed already also by my parents, especially my father, na kung magka-college ka, dapat sa UP. Kasi si Roderick Paulate, taga UP. Eh, fans talaga ako ng mga artista. At saka, I'm always aware na dito sa UP kasi, napaka-active ng mga estudyante. They always have a voice regarding sa social issues and also sa arts. Unang pasok pa lamang ni Eugene sa mga silid ng universidad, nahanap na niya agad ang kanyang second home. University of the Philippines, parang this is it. Ito yung major university for me. They welcome yung hindi masyadong mayaman, yung may option kahit na sino from any bracket, you know, to experience university life. I went here, tapos naramdaman ko talaga na at home ako dito.
to, yung sculpture ng mga diwata. Importante sa akin to because this used to be the faculty center. And dito talaga yung pinaka-classroom namin sa mga major theater subjects. And dito rin yung favorite kong venue, yung tanghalang Hermogenes Ilagan. It's just a small theater venue kung saan nagpapalabas kami ng original Filipino plays. So, dito rin ako graduate. Dito ko tinanggap ang diploma ko. So, hopefully, maitayo siya ulit kasi unfortunately, nasunog siya. Hindi pa uso yung cellphones or any other social networks. And your only means of socializing is to really meet everybody. So, importante talaga na may tambayan kayo. So, talaga nililook forward mo na umaga pa lang, even before going to class, you go to the tambayan. The university itself became like a home to me. So, kahit na after so many years, even when I'm already a professional, I still go back here and I make sure na ang bahay ko malapit lang dito. Ayan, dyan! Dyan sa mga kiosk, dyan kami nangungutang. Dyan kami kumakain. In between our classes, tatambay muna kami dito para kumain. Pero maayos na nga yung itsura niya ngayon eh. Diyan, o yan, katulad nila, diyan kami kumakain. Good morning po! Ang ganda mo pa, hindi ka nagbago. Kita mo na, kasi wala akong utang dito, kaya nagagandahan siya sa akin. Tsaka, ano na siya ngayon, bumongga na siya ngayon, no? Pag-grocery na. Ayon kay Eugene, ang kanyang experience bilang isang theater arts student at miyembro ng theater group na Dulaang UP ang naging stepping stone ng kanyang career. Ang pinaka-challenge kasi noon is really to maintain your grades. Although I'm very lucky kasi yung major ko, theater arts, is really my dream. Dulaang UP because ito talaga yung theater group ng course ko ng theater arts. And it's founded by Tony Mabesa, actor, director, and founder of Dulaang UP. Siya talaga yung nag-train sa akin at naniwala sa akin na kaya ko naman maging artista. Pagod na pagod na ako sa kakatrabaho. Naloloka na ako. Pagdating dito, puro kakaartihan. Puro kayo konsumisyon. Of course naman. Taas, baba, paikot-ikot. Nag-gargle pa nga ako eh. Ito yung UP Palma Hall. At ito naman yung famous Palma Hall steps. Bakit siya famous? Kasi dito talaga nagaganap yung mga pagtitipon. Kunyari, may pupuntahang rally. Or kunyari, sabihin mo lang, mag-meet tayo sa UP, dun sa Palma Hall Steps. Ito na po yung pinakasikat. Kung saan minsan may mga gathering, may mga events, may mga announcements, ganon. And for me, as a theater student dito sa UP, importante rin sa akin itong Palma Hall kasi nandyan po yung main theater namin, Guerrero Theater, at dyan ko ginawa ang mga importanteng plays when I was in the university. The UP Guerrero Theater, dyan sa second floor. Ang training namin sa Dulaang UP, training ko, is not only being an actor, just a production work from stage manager, costume, props, lahat yun. From marketing the place, all around training. Yung trabaho namin is hindi lang para maging superstar o para maging sikat, kundi maintindihan kung paano nabubuo ang isang production. Kabilang rin sa kanyang development bilang isang artist, ang kakaibang creative environment ng campus. Dito kasi, nararamdaman ko yung kalayaan ng bawat isa, kahit saan ka nang galing, kahit anong antas ng kabuhayan, kahit anong itsura, anong kulay. Parang dito sa UP, dito sa campus ng UP, lahat ay may kalayaang ipahayag kung ano yung totoong siya. Yung kung ano yung palagay niya sa sarili niya at sa paligid niya at sa kanyang bayan. Hindi importante kung anong antas ng buhay meron ka. Ang importante dito kung gaano ka kabukas. How strong you are, yung ganon. Kung kaya mo mag-adapt, kung kaya mong, if you're flexible enough to survive. It is like a real world.
And this one, we're approaching the UP Sunken Garden. And every February, I think Valentine's Day, dyan nagaganap po yung mga concerts starting late afternoon and maybe until 3 hours of the morning. Anytime you want just to relax, kahit any time of the day, during my time, kahit gabi, yung nakatingin ka lang sa langit. So you're free to go there. And then sometimes, kung naghahanap ka ng kausap, marami kang mahahanap na kausap dyan. The PNBC Star Awards Awarding Actress of the Year is Eugene Domingo. Matapos ang ilang dekada bilang isang award-winning actress at TV host, patuloy pa rin binabalik-balikan ni Eugene ang kanyang mga natutunan sa university. So far, ang pinaka-importante sa akin na decision na ginawa is to graduate. I mean, pwede naman kasi in the middle of my university life na lumalabas na ako sa TV, kumikita na ako, pwede naman kasi na nag-stop na lang ako eh. But I said to myself, if I'm going to be a good example to the younger generation and to make my parents happy and my family happy, tatapusin ko yung sinimulan ko because I finished my college and because I really like where I finished my university and where I experienced my university life. It helped me, all in all, to summarize it, kung ano yung upbringing ko dito sa UP through the help of my professors and my friends up to this day, nakayanan ko lahat ng challenges, ng frustrations, na-accept ko yung mga hindi ko kaya at na-accept ko rin yung mga meron ako. Proud na proud ako sa University of the Philippines at nanggaling ako dito sa University of the Philippines dahil pamilya ko na rin sila. Dahil sa kanila ay nagtiwala ako sa kaya kong gawin at dahil sa kanila patuloy akong sumusubok at nagsusumikap na maging mahusay pa. Ako po si Eugene Domingo, UP represent! Masarap talagang balikan, Robby, kalat-kala ng student life, ano? Oo, ang sarap maging student. At dito nga sa UTOWN, mas na-appreciate natin kung paano tayo naging mas matatag at palaban dahil sa mga pinagdaanan natin bilang estudyante. Yes, alam nyo, kaya naman, sa kahit anong paaralan ka pa, pahalagahan natin ang gift of education because it's a treasure that can never be taken away from us. At iba pa rin ang may pinag-aralan. Ganto lang sinabi mo. Dahil ang karunungan ang iyong magiging... Ano? Puhunan! Next week, samahan nyo kami as we go to Taft dahil bibisitahin natin yung mga malakas sumigaw ng animo UTOWN Revisits De La Salle University. Ganun ba yun? Oh, De La Salle, DLSU. Yes. Pero maraming salamat sa mga UP Lodis natin at maraming salamat kay Ida. Thank you for joining us. Sa pagsama sa amin sa pag-iikot at pagtutoki dito sa UP Diliman. Correct. Ang saya! Kaya naman, next week, samahan niyo po kami muli as we get to know the legacy of the different universities right here on UTOWN Season 3.